afternoon, nandito na naman ako. Anyway, I am Wilma. Welcome to our channel, Bautista. Ipakita ko sa inyo guys kung ano ang tip ng aming pagpapakain sa aming mga baboy at nakakatipid kami ng pigs. Kasi ngayon guys, napakamura ng pigs. And that is the number one problem to all pig raiser sa presyo ng ating mga pigs, di ba? Pero pag ngayon guys, kung matalino ka sa pagpapakain ng para hindi ka magastusan sa pagpapakain ng pigs, maraming mga alternative food na pwede nating ibigay guys sa ating mga baboy para makatipid po tayo ng ating mga pagkain. Dito sa farm namin guys, marami akong mga tanim na ano ito, Madre de Agua, lahat yan. Ayan. Ito ang mga pinapakain ko sa aking mga alaga. Kasi ang Madre de Agua guys, pag kinukuhaan mo sila, lalo silang dumadami. While you're taking this, they're growing. That's why, no problem, you can give anytime. Yan, no limit. Walang limit guys, ang pagpapakain ng ganito, mas maganda sa kanila. Ayan, bago natin na ibigay sa kanila, igatan mo natin. My baboy is very noisy, so just give them to make quiet. Hi, quiet, very noisy, crazy. See how they love Madre de Agua, guys. Ganito lang ang ginagawa ko, tinatanggal lang na ganyan. Ayan. Pwede rin nating haluan ng kangkong, ganyan. Kahit malalaki, kainin nila yan. Walang problema. Ayan. Ayan. Oo. At ihahalo ko itong rice bran. Itong rice bran guys, ay may halo na siyang grower. Ayan. Halo natin yan. Ganito lang ang pagpapakain ngayon para makatipid tayo ng pigs, kasi napakamahal na ang pigs ngayon. Sobra. Hindi na halos ang mga ibang piggery dyan ay hindi na kaya ang pagbili ng pigs. Kaya yung mga iba, they stop breeding because of the very high price. They can't afford it. Because pig is not easy. It's a big amount of budget we need. Kaya ganito ang gawin natin. Kung minsan, you can all put kangkong. Ayan. Gustong-gusto nila yung ganitong pakain. Ayan. So, I will give it to them now. You see how they love it. Ayan. Okay. Kain! Ayan. Ganyan sila kumain guys. Pagtanghalian, ganito ang binibigay namin. If lunch time, we have to mix breeds, feeds and Madre de Agua. And tomorrow, I can make also kangkong. Alternate, and not every day. Because they, if every day, they can't. Ito rin. Ito na yung mga piglets namin, oh. Ayan, kain! Kain na! Wet feeding nga ang tawag dyan, guys. Ganyan kami nagpapakain. So, I don't know, oh. Okay. Ang bilis din nila lumaki, guys. Oh, tignan nyo ang performance ng ano. At ang brand na ginagamit namin na feeds, guys, Ultra Pack. Ito ay mga alagang Ultra Pack. Ito na rin yung mga piglets namin na binili bago lang. Ayan.
Bibigyan ko rin sila ng ganito. Ayan, sige, kain. Kain lang. Kainin nila yan. Alam niyo, pag matututo ang mga baboy na kumakain ng mga alternative food, mas gustong gusto nila ang alternative food. Why you fight? They're fighting. Yeah, oh, diba? That's their lunch. And I check also this. Oh, they are full. Full. Alam nyo guys, yung violet na yan ay pag may mga, you know, if there is something, mosquito bites, guys. Ayan, you can put this one, ito. This is the one I spray, Combinex, kung may mga kagat sila ng mga lamok. Pero here, not much mosquito. It's only a... But bird is a lot of bird here, guys, in our farm. That's why we put a netting so that they cannot come inside. Kasi ang ibon ang siyang nagbibigay ng sakit sa ating mga alaga. Ayan, naka-electric fan pa sila. Oh, social. Social ang mga baboy namin. Naka-electric fan pa sila. So that's all for today, guys. Thank you for watching and have a nice day, guys. Maraming salamat and please subscribe my channel and always watching my video. Ito na rin yung mga piglets namin na binili bago lang. Ayan. Bibigyan ko rin sila ng ganito. Ayan, sige, kain. Kain lang. Kainin nila yan. Alam nyo, pag matututo ang mga baboy na kumakain ng mga alternative food, mas gustong gusto nila ang alternative food.